Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Alam niyo po ba mga bossing ko, sa pamamagitan po ng salamin ay maaari po tayo ay suswertihin. Paano po ang buong detalye po nito? Ito po i-share ko sa inyo dahil ito po ay meron nagpatotoo po sa akin ngayon lamang na siya po ay sinuwerte sa pamamagitan po nito. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, sa shinare ko nga po sa inyo na ang kailangan ang salamin, yung mismong salamin po ay nakaharap sa may silangan ha. Kasi meron po naglilinaw sa akin kung doon daw po nakalagay ang salamin sa may silangan. Hindi po. Hindi nyo po dyan ilalagay. Halimbawa, ito, di ba? Ito yung halimbawa, ito yung silangan. Ito yung kanluran. Ngayon, kailangan dito nakaharap sa silangan ang mismo pong salamin. Kaya ang paglalagay natin, nakalagay po siya sa kanluran, pero yung mismong salamin ay nakaharap sa may silangan. Kailangan po sa may silangan kasi ang silangan ay papalaki ang sinag ng araw, diyan po ay tagumpay po tayo. Ngayon po mga bossing, kung meron po kayong ganyan salamin, kasi kami po ay may ganyan salamin, at ako po ay bumili pa ng isang malaking salamin, yung kita yung whole body. Ngayon po mga bossing, ang ginawa ko lamang po ay ganito. Kumuha po ako ng salamin na yan, nakaharap po yan sa may silangan. At tinapatan ko po ito ng tubig na may asin, tapos may lagay po ito na daon ng laurel. Naglagay din po ako ng daon ng laurel na may pangalan ko, tapos may mga wishes na inilagay ko doon po sa mismong salamin na nakaharap sa may silangan. Tapos doon din po ako nagdikit ng mga dollars, kung may gayon po kayo yung mga, pero yung sa akin yung mga bigay lamang po ito, yung mga halimbawa sila ay nag-travel, bago may natira silang mga dollars, ayun bigay-bigay lamang po yan sa akin, tapos ipinagdidikit ko po yan sa may silangan para sumisimbolo, pinagdidikit ko po yan sa may salamin na nakaharap sa may silangan, para mas maka-attract po ito ng swerte, at tunay naman na ito po ay naganap, at ito po ay ishinare ko sa bossing ko na kumbaga hindi ko pa nashishare dito sa akin video, pero ishinare ko na sa kanya. Kasi ganun po ako pag may nakausap po ako sa messenger o sino po yung na-replyan ko, madalas po ako ay nagre-recommenda ng mga hindi ko pa nasi-share. Tapos nag-aantabay ako ng mga feedback po sa akin na sila po ay sinuwerte. At ito po ay isinishare ko sa inyo dahil siya po ay isa sa mga sinuwerte sa kanilang negosyo. At ito po, halimbawa, wala po kayong negosyo. Ito po mga bossing, pero hindi ko sinabi na mag-aantabay lang kayo ng grasya ha. Pero meron po rin akong bossing na siya po ay... siya po ay walang negosyo, pero siya po ay mahilig sa mga pampaswerte. At ang kanyang mister ay kasalukuyang may trabaho naman po yung mister niya, pero siya po ay nasa bahay. Siya po yung mga gumagawa ng iba't ibang mga pampaswerte, kasi iyan po si Mrs. ay mahilig din sa mga pampaswerte. Sa awa naman daw po ng Diyos ay napromote pa ang kanyang mister, at siya po eh, sila po eh, kumbaga naging maalwan daw po ang pamumuhay mula nang ito ay kanilang ginawa, ng kanyang ginawa. Kumbaga kung dati-dati daw eh panay crisis na lamang, ito po daw ay kumbaga nalayo sila sa anumang kapahamakan, kasi dati daw po ay parang hindi na sila naubusan ng problema, masolusyon na ng isa, mamaya magkakaroon na naman ng panibagong problema. Ito daw po kumbaga na naiwasan nila yung mga problema, naiwasan din po nila yung pagiging gipit sa pera. Bagamat hindi naman daw sila mayaman, pero nakakaraos po sila sa araw-araw at sila po ay masaya. Kumbaga, kapag umuwi na yung mister niya, sama-sama silang pamilya, ayun, sabay-sabay kumakain. Dati-dati daw po ay magulo. Nagkaroon din sila ng problemang mag-asawa. Pero ngayon po, smooth na smooth ang kanilang pagsasama at parang wala na daw siyang mahihiling pa. Ay di nga, napakasarap sa pakiramdam ang ganyan pong sitwasyon. Ngayon po mga bossing, hindi naman po po kita ay gumawa ng mga pampaswerte. Ang inaasahan po natin ay bigla tayong yayaman, magiging milyonaryo, milyonarya. Pero syempre, ibubuka natin yan sa ating pong bibig. Malay natin, di ba? Hindi natin saklawang maaaring maganap bukas. Maaari ay tayo po'y biglang yumaman. Malay nyo, bigla kayong napataya sa loto, tas yung pala ay kayo makaka-jackpot, or kaya bigla kayong magkakaroon ng malaking pera. Yung mga ganon, hindi natin masasabi ang bukas. Kaya ibubuka natin sa ating bibig, hindi natin alam, malay nyo, maganap, di ba? Kaya mga bossing ko, ako po sa inyo, subukan nyo po ito. Ay di at halimbawa, aray yung salamin.
Ayan yung salamin. Ngayon, ito pong salamin na ito, ito po kasi yung silangan namin. Dito po natin iharap. Halimbawa, ito yung nasa kanluran siya, pero yung mismo salamin sa may silangan po nakaharap. Tapos, dikitan nyo lamang po ito ng iba't ibang klase ng mga kahit play money. Kung wala po tayong mga ganun mga dollars. Pagkatapos, dito sa gilid, or kung gusto nyo dito sa gitna, may malaki kayong dahon ng laurel, tapos nandyan, halimbawa, eh, lahat ng miyembro na ng pamilya, lahat ng mga kahilingan nyo, tapos i-tape nyo lamang po dyan. Tapos, dito naman, ang katapat po kasi nito ay salas, natatapatan din ng salamin. Kumbaga po, nadodoble-doble yung inyo pong blessing. May nakatapat po dito na tubig, may asin, at may lubog po na dahon ng laurel. Tapos, basta't huwag nyo lang hahayaan na ang tubig ay, kumbaga, ay magdudumi. Paltan nyo lang po ito ng paltan. At pag po, ang pagpapalit naman po nito mga bossing, ay ihuhulog nyo lamang po ito sa may lababo, buksan si gripo, tayang ito'y makaago sa malayo. Kapag tingin nyo na sa malayo na, buhusan nyo po ng suka. Tapos, itong dahon ng laurel natin, pwede nyo itong patuyuin at sunugin din. Yung nilagay nyo po sa tubig. Pagkatapos po nito mga bossing, gumawa po muli kayo. Huwag po kayong magpapawala kasi ito po ang mga pinakamabibisang pamamaraan para po tayo ay swertihin. Ang paggawa lang po niyan ay tuwing Tuesday or Friday ang pagganap na 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Huwag na huwag po kayong gagawa ng pampaswerte ng palubog na ang araw. Yung pong pahapon na, huwag na po kayo, kinabukasan na lang po muli kayo gumawa. Importante po ay umaga kayo gagawa. Pero sinasabi nila na ang Tuesday or Friday ay isa sa mga pinakamabisang mga araw para mabilis matupad ang mga hinihiling natin. Ganon din po yung mga albularyo at psychic. Tuesday or Friday ang pinakamabisa daw po nila na kumbaga eh, mas mabilis ang talab. Or kaya sa mga psychic, mas maano po yung kanilang kapangyarihan pagdating daw po sa ganon or sa mga pagbabasa ng tarot card maging sa mga, yung mga manghuhula, yung mga nagbabasa ng bolang kristal. Kumbaga, ang pinakamainam dyan ay tuwing Tuesday or Friday. At syempre, higit sa lahat, siyang pong gumagawa ng mga pampaswerte. Kaya kung gusto niyo pong kayo ay swertihin at naniniwala po sa ganitong pamamaraan, subukan niyo po itong gawin. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!